si Rebecca Paloma. May kasama po siyang dalawa attorney at sila po ang mga cashier and pump attendant po. At nirereklamo nila yung kanilang kumpanya tungkol sa mababang pasahod sa kanila. At sumasahod po sila, attorney, ng 293 pesos to 370 sa loob po ng 8 oras. Wala po itong overtime pay at wala rin daw po silang natatanggap na payslip. Ano po bang problema natin, sir? Bali po, ma'am, kasi ma'am, nagsimula po kami sa work na yan. Is 293 lang po ang rate po namin. Ngayon po, sa 8 hours po yun, ma'am. Ngayon po, bali ako po na umangat po ako na cashier. Naging 370 po sa 8 hours. Tapos po, ma'am. Kailan po to nagsimula? Bali, ano po yun, ma'am eh. 3 years na rin po kasi ako dun, ma'am eh. So nung nagsimula since ka dyan, 293? Opo, since 2019 po na nag-apply po ako dyan. Ganun na po ang ano po nila. 293 ang opo, rate mo. Ngayong 2022, anong rate mo? Ano po kasi, tumaas na po yung posisyon ko. Naging cashier na rin po ako. 370 po. 370? Opo. Kayo po? Bali, nung una po, 5 valid lang po. Hindi sa 8 hours lang. 293. 293 po. Tapos kaya naging 500 dyan sila kasi sa overtime. OT, 4 hours po. Sa? Sa 4 hours po na OT. Kaya naging 500 po. Yung 4 hours na OT, naging 500. Kaya pero po, pagka 8 hours lang, 293 po. 293. Opo. Then, kayo rin po. 293. Tapos po, ma'am, bali po, ang patakaran po kasi ng kumpanya po, wala po kami payslip, ma'am, bali pinaka-payroll lang po yun pinagtitignan po namin ng liquidation ng sahod po namin. Mm-hmm. Tapos po, nung neto lang po, may dalawang batch po na nag-dolly po na mga kasamahan po namin. Bali, nagamit po nila yung ebidensya na yung mga payroll po namin, nakuha po nila. Ngayon po, nalaman po ni company namin po na ginagamit po nila yon na laban sa company. Hinold po bali yung payroll. Opo. Paano nila nagamit? Paano sila nagkaroon ng kopya ng payroll? Bali ano po, may mga, siyempre po, mga kasakasama nakuha po sa mga cashier po. Nakuha nila. Nahingi po nila. Ganun. Kayo, hindi nyo nagawa yon? Hindi po, meron din po kami kasi nakakuha bilang cashier din po ako na nakip ko rin po yung sa amin po. Yung pati yung kanila? Opo po. Eh yung sa hours of work, na kwento nyo na meron ding problema sa oras ng trabaho ninyo. Opo, ma'am, kasi bali 12 hours po kaming nagtatrabaho po eh. Yung the rest na oras po na 4 hours, bali nagiging overtime na lang po namin. Tapos po, ma'am, neto po, na may nagdoli po sa amin. Tinanggalan po nila kami ng karapatan makita po namin yung payroll, bali wala po kami nakikita. Magmula nung may nagdoli. Opo, basta lang po kami pinapasahod po na, oh, ito yung sahod mo, ito yung ganto-ganyan. Wala kayong pinipirmahan? Wala po, ma'am. Wala pong ano. May payslip pa rin o wala na? Hindi po namin nakikita, ma'am, kung ano po. Kung basta lang po tumatawag lang po sila. O yung kay ganto, ganyan sa kanya. Tapos iabot lang yung pera? Opo, ganun walang lang po. Nahihirapan po kami, ma'am, kasi kinakaltasan. Minsan po nagtatakap po kami. Buong linggo po kami nagtatrabaho. Magkano lang po natatanggap po namin. Ano ulit tong kumpanya na to? Ano po siya, ma'am? Screen name niya po, ma'am. Bali, kilala po siya ng mga tao bilang Global Oil House po. Yung gasolina, gasoline, anong pangalan ng po? Gasoline station? Bali po, ang nung nag-verify po kami ng SS po namin, ang nakapangalan po na naguhulog, Platinum Petroleum Corp po. Hindi, yung sa sign, anong sign nakalagay? Anong Global Oil House po. Global Oil Pati House? Pati po sa Facebook page po nila, Global Oil House. Tapos, ang kumpanya, ang pangalan is itong Platinum Petroleum. Opo, opo. Tinanong nyo na ba sa kanila kung anong bakit ganun ang sweldo nyo at below minimum wage? Bali, sinabi naman po nila, una pa lang daw po naman, alam po namin. Opo, alam po namin. Pero po, may pinangako po sila sa amin na magtataas naman daw po. Parang sinabi, alam nyo namang papatayin kayo ha. Okay na ha. Ayun nga lang, po. Ganun. Ayun nga po, mami. Kaya nga po, bilang po na dumaan po kami sa pandemic, natiis po namin yung ganun. Pero ngayon lang po kami nagkaroon ng lakas ng loob para... Naku, ang laki-laki ng kita ng mga gasolinahan. Opo, biruin mo po 28 branches na po meron sila, puro tinatayo pa po. 28 branches? Opo, ng Global Oil House po. Napagtanungan nyo ba yung iba kung ganyan din ang sitwasyon? Ma'am, marami po sa talaga kaming empleyado po. Ma'am, marami po kaming gusto pong magreklamo po. Yung iba po, natatakot po dahil sinasabi po nila na i-hold po nila yung 13-month pay po namin. Naku, Paskong-Pasko pa man din. Opo. Ano ba yan? 28 branches, kada branch, ilan ang empleyado niyan? Bali ano po eh, bali sa isang branch po, mayroon pong dalawang cashier, tapos po apat po na pampatendant, isang bisor. Anong pangalan ng ano nyo, ng may-ari nitong Platinum Petroleum? Bali ang pagkakaalam lang po namin, ma'am, is ano, Boss Mike lang po ang tawag po sa kanila, pero yung mga manager po namin, alam po namin ang pangalan. Anong pangalan ng manager si, niyo? Ang manager, operation manager po si Sir Marlon Gomez po.
Marlon Gomez. Opo. Siya ang operation manager ng ibang ibang branches. Okay. Tapos ang accounting manager po namin si Ma'am Christina Contreras po. Ano ang gusto niyo nang mangyari ngayon? Bali ma'am, ano na lang ma'am, kasi ganito na rin po na nagreklamo na rin po. Kasi sabi po nila, pag nagreklamo daw po kami, wala daw po kaming makukuha sa kanila kahit daw po back pay. Okay, nasa linya natin ngayon si Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director ng DOLE NCR. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. Ma'am, ito po, nandito sila. Marami sila mga gas attendants, saka cashier po ng gasolinahan. Ang pangalan po is Platinum Petroleum Corporation, pero yung gasolinahan is Global Oil. Apparently, okay. There are 28 okay. branches na malamang pare-pareho sila ng sitwasyon. Below minimum yes. wage po, tsaka yung hours of work, hindi po na napapatupad ng maayos. Ano pangalan ng ating, sino po yung nagre-reklamo? Ito pong si, opo, ang pangalan po is si Rebecca Paloma, tapos may dalawa pa po siyang kasama. Ah, okay, sige. Dalawa namang, kasi nabanggit niya kanina, no, may pumunta ng, nagsampa na rin ng may samahan siya nagsampa na rin ng reklamo, no? So baka sa request for assistance at na-assist, ano? Pero titingnan ko rin pa rin yan. Ito din ba ay nasa Nabotas City? Opo. Yung kasamahan na nagreklamo? Opo. Opo ma'am, bali iba-iba pong branches po kada lugar po. Okay. Sige, bali dalawa naman po ang pwede natin gawin, ano? Ipapatawag natin ang may-ari ng Platinum, yung employer, no? At para magbigay ho ang kanilang, maipahayag naman nila yung kanilang side, ano? Pero clearly nga naman dito ay may underpayment of wages, saka yung sa overtime, hindi tamang papasahod, walang payroll. Titingnan din ho natin ano kung nababayaran ba ang inyong mga social benefits like SSS, pag-ibig, PhilHealth. Alam niyo po ba 'yan, ma'am, kung nababayaran? Yung iba po sa amin po hindi pa po nakakapag-verify po. Okay. At dalawa, sabi ko nga pwede nating ipatawag para tingnan yung ano no, yung kanilang payroll kung meron man at mukhang baka later on, baka matamper yung payroll kasi hindi naman, wala naman silang pinipirmahan, no? So, kailangan natin ha ang mga statements ng ating mga workers o manggagawa para kasi, para ma-compute din natin, ano? At isa pang solusyon dyan ang aming gagawin ay ipa-inspect po lahat ng branches. Ayun nga po, ma'am, no? Tama. Oo, ipapa-inspect natin at titingnan natin kung ito ay centralized ba yung kanilang payroll o bawat branches may payroll. So, titingnan natin, hahanapin na lang namin kung maibibigay nila sa amin yung lahat ng mga address ng branches, mapupuntahan po natin. Opo, kaya po namin po i-provide po. Makakalap niyo lahat yun. Opo. So, ma'am, hindi naman po, porque sa isang branch lang nagreklamo, yun lang ang iimbestigahan. Lahat po ng branches, talagang titingnan na po natin. Thank you po. Mukhang pare-pareho naman ang patakaran. Ano? Salamat hindi, po dahil marami po sa... Hindi siguro magkakaiba yan dahil isa naman ang may-ari or isang corporation naman sila. So, kailangan natin makita na nagko-comply itong Platinum Petroleum Corporation. Ito lahat ay Global Oil House. Even sa ibang ano. Yun din ang pangalan ng mga gasolina. Opo, isa lang. Global Oil parati ang pangalan. Opo. Okay. Tapos attorney, may isa pa. Malapit na kasi yes. ang Pasko eh. Binabantaan sila na pag nagreklamo sila dito o kaya dyan po sa inyo, i-hold ang 13-month pay eh, Paskong Pasko. Baka po talagang dapat ito matingnan na kasi kawawa naman sila. Oo. Dapat by December 24 na ibigay na ang kanilang 13-month pay. So, yan din ay tinututukan namin. Ano? Strictly in-monitor natin at kung may mga reklamo, talagang mapupuntahan, ipapatawag natin ang employer regarding sa inyong pagbabayad ng 13-month pay. Malaking tulong po ito sa kanila, lalo na ang dami pong branches nito. Ma'am, papasamahan po namin sila sa aming mga reporter. Saan po namin sila pwedeng papuntahan sa inyo? Ito kasi since unahin muna natin tong Nabotas, no, sa Camanaba, sa sila pupunta sa field office namin. Bibigyan ko din ng instruction ang ating field director doon, ano?
na i-assist ang ating mga sila Rebecca, no? Pwede pong puntahan nila sa Camanag Field Office. Sino pong hanapin nila doon, ma'am? Si Director Rowie Grande. Grande. O sige po. Tapos sunod-sunod na po yun, pati yung ibang branches, ma'am. Yes, yes. Ayan. Yung mga iba, once na makuha na yung mga information sa iba, titingnan natin kung all over. Hindi lang ito sa WOTAS. Sabi nga, diba, na-mention na mayroon sa iba-ibang mga LGUs natin. No? So, titingnan natin yung mga iba-ibang branches. Sige po. Maraming salamat po, attorney. Okay, sige po. Thank you po. Thank you po. Action agad talaga yan si Attorney Sara Mirasol. Anyway, so ayun nga po Attorney Blessy and mga sir and ma'am, ang gagawin po natin is co-coordinate na po natin sa Camanava. Director na po ng Camanava po ang a-action po dito para ma-inspection po at para makuha niyo na rin po yung nararapat po para sa inyo. Maraming salamat po dahil hindi naman po kami ang makikinagawa pati po mga kasamaan po namin po para rin po sa kanila po yan. Kumbaga Attorney Blessy, sila yung naglakas loob. Opo. Ma'am, may nauna na po kasi bali nagdoli po sila. Opo. Ngayon, pero yung sa doli po i-ano muna natin yun kasi naka-file siya sa labor. Opo. Yung ngayon po papa-inspectionin na po natin sa labor. Maraming salamat po. Maraming salamat sila at maibigay yung dapat na sa inyo. Opo. Thank you po, ma'am. Thank you. Sige po. Maraming salamat po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio.